Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. San Miguel Beermen nagbabadya na makabalik sa PBA Finals. Tuloy-tuloy na nga ang pag-usad ng SMB patungo sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup matapos manalo ng 5 sunod-sunod bago matapos ang elimination round. Ang pinaka-crucial pa para sa Beermen dito mga idol, nagdatingan na galing sa injuries ang kanilang mga superstar na sina Terrence Romeo at Junmar Fajardo. Napaganda din ang pag-alis nila kay Ivan Asca bilang import at ipinalit ang super scorer na si Benny Boatwright. Madaming mga PBA fans nga ang nagsasabi na kayang dominahin ng San Miguel ang PBA kahit wala pa sina Romeo at Junmar dahil sa lalim ng kanilang lineup. Pero kitang-kita naman na nahihirapan ng isa pa nilang superstar na si CJ Perez na bitbitin ang Beermen sa panalo. 3 win at 3 losses lang ang kartada ng SMB nang hindi pa dumadating ang kombinasyon ni Fajardo at Romeo sa lineup ng Beermen. Noong mga panahong yun madami ang naniniwala na malabo na muling makabalik sa finals ang SMB. Dahil kahit farm team nga na Batang Pierre natambakan pa sila sa kanilang paghaharap. Pero simula nang nagdatingan sina Fajardo, Romeo at Boatwright sa lineup ng Beermen, malaki ang naging pagbabago sa timpla ng laro nila. Pero ang pinakamalaking impact sa kanila ay si Benny Boatwright na nag-average lang naman ng 40 points at 14 rebounds per game mga idol. Malayong malayo ito sa contribution na pinakita ng kanilang former import na si Ivan Asca na nag-average lang ng 24 points at 8 rebounds per game. 3 beses pa lang nakakapaglaro si Boatwright sa SMB pero kitang-kita ang pagiging dominante niya sa opensa mga idol. Malaki din ang naitulong ng pag-acquire ng SMB kay Don Trulliano galing NLEX Road Warriors para lalo pang palakasin ang tsansa nilang makabalik muli sa PBA Finals. Simula kasi nang nakuha ng Beermen si Trulliano malaki ang naitulong niya sa opensa, lalo na nung madami ang tinamaan ng injury sa lineup ng San Miguel. Samantala, mukhang out of the weather pa din si Jeren Teng simula nang kinuha siya ng SMB sa free agency. Kaunting minuto lang ang binibigay sa kanya ni Coach George Gallant dahil mukhang nahihirapan siyang mag-adjust sa sistema ng San Miguel. 3 points and 10 minutes per game lang ang nakocontribute niya sa SMB mga idol. Malayong malayo ito sa performance niya nung naglalaro pa siya sa Converge kung saan siya ang superstar doon. Malaki din ang binagsak ng playing minutes ni Teng simula nang dumating si Trulliano sa Beermen. Dahil mas nakikita ng SMB coaching staff ang potensyal ni Don Trulliano na maging big contributor sa opensa. Sa ngayon ay pasok na ang SMB sa number 3 spot papasok sa quarterfinals at inaasahang didiretso na sila patungo sa semifinal round. Sakaling makapasok sa finals may posibilidad na makatapat nila ang Magnolia o Barangay Ginebra, depende sa magiging resulta ng huling laro ng Ginebra laban sa NLEX na siyang magdidikta sa magiging kapalaran ng SMB. Sakaling magkampyon sa Commissioner's Cup, ito na ang kauna-unahang championship na nakuha ni George Gallant bilang SMB head coach matapos palitan ng winningest coach ng PBA na si Leo Austria. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!